Natuklasan ng mga pulis sa Canada ang isang clandestine fentanyl lab sa isang shipping container at storage unit 6 na buwan na ang nakalilipas. Kasama sa mga nakuha ang 2.5 milyong doses ng fentanyl at 528 gallons ng chemical na ginagamit sa paggawa nito. Sinasabing ang mga lab na ito ang dahilan ng paggamit ng ipinagbabawal na gamot sa mga lokal na residente rito, maging sa mga internasyonal na merkado tulad ng Australia, New Zealand at Estados Unidos. Ang pagkalat ng mga clandestine fentanyl lab sa Canada ay nagdudulot ng malaking alarma sa mga otoridad sa Estados Unidos. Ang supply ng fentanyl mula sa mga lab na ito ay nagpapalala sa malalang opioid epidemic sa bansa. Ang pagsisikap na sugpuin ang pagkalat ng fentanyl at iba pang synthetic opioids ay nahahadlangan ng mga lab na ito sa Canada. Ang pagpapalakas ng seguridad sa US-Canada border ay isa sa mga hakbang na nakikitang gawin ng mga otoridad upang mapigilan ang pagpasok ng fentanyl sa bansa. Ayon sa ulat, nasa 70,000 buhay ang kinukuha ng opioid taon-taon sa Estados Unidos at sa Canada naman ay 7,000 kada taon. Gayunpaman, hindi lamang dapat nakatuon sa paghuli ng mga nagtitinda at mga drug lab ang laban sa fentanyl. Ayon naman sa mga eksperto, mahalagang tutukan din ang mga root cause ng opioid epidemic tulad ng kahirapan, mental health issues at iba pang mga social factors na nagdudulot ng pagkalulong sa droga. Erica Luzong, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.